guys, nagbabalik ang inyong lingkod, no? Pulisya ko. Sa mga malimit, sa mga gustong magtanong, guys, at sa mga kunik lamang kayo sa ating Facebook page, no? Pulisya ko po ang ating Facebook page or Messenger sa para sa agarang pagtatanong, no? So, punta po tayo sa mga madalas na common na problema or malilikit lamang na problema na abot na dapat nyo idulog sa mga sa barangay. So, pag maliliit na issue lamang or maliit na krimen tulad ng mamaya pagpatuloy natin yung maliit na krimen na dapat dadaan siya sa barangay. So, ano ba ang basihan? So, ngayon, ang purpose po niyan ay para pag-ayusin. So, kung naririnig nyo yung tinatawag na lupon, tagapamayapa. So, yun po yun. Mga member po yan ng barangay, normally, sabihin natin, depende sa barangay, no? Pwedeng 20 yan or 10. Ang chief niyan ay ang, normally, ang barangay captain. So, kapag mayroong complaint, so yung complainan, siguro, pipili sila ng at least 3 na tagapamayapa na gigitna. So, kapag naayos yun, so mag-ano yan, kung makareceive kayo ng sumo ng barangay, so huwag nyo hong baliwalain. Kasi kapag mayroong issue, ang purpose naman noon ay pag-ayusin kayo ang dalawang panig. Kasi kapag in-ignore nyo yan, in-ignore nyo lang, it's the first, in-ignore nyo. Papadala ulit yan na sumo hanggang 3. So, kapag may probable cause yan, instead na maayos, eh lalaki po, medyo lalaki yung abala nyo. Kasi maaaring issuehan niya ng certificate to file action. So, doon na kayong dalawa mag-uusap sa court. So, ang purpose talaga niyan ay pag-ayusin kayo. Kung kayo ay kinukomplain, lalo-lalo na kung ikaw ay kinukomplain, ay dapat mong ayusin para hindi na maging kaso. Kahit maliit po kasi ay kaso din yan. So, huwag po kayong matakot sa barangay. Ang purpose niya ay pag-settlement. Wala po doong arrest. Hindi kayo aarestuhin doon. Hindi kayo pagbabayarin. O maaari, kung may na-damage kayo, kung kayo yung kinukumplin, maaari magkaroon kayo ng arbitrary settlement. Yun yung enrating niya na kasunduan nyo. Yun. Kapag mayroon noong, kapag hindi ka tumupad, so maaari ka rin mapailan ulit ng kaso, maaaring buhayin yung kaso dahil hindi ka tumupad sa arbitrary settlement. Yun po yung, so kung malaki po ang tulong sa ng barangay. As well, kung may nirereklamo kayo, for example, sa nakakasakop ng barangay, no, meron kayong establishment na nirereklamo doon, so ang unang pupuntahan nyo, kung medyo maliit lang naman, pwede ho kayong pumunta sa barangay. Ngayon, kung medyo malaki, pwede na kayong pumunta sa police or sa court para sa assistant. Kasi kung kayo lang, ay maaaring hindi kayo bigyan na, i-ignore kayo doon, maaaring wala lang. Uuuhan lang kayo, so walang mangyayari. So, punta tayo doon sa maliliit na krimen na dapat dadaan sa barangay. So, ang basihan po nito doon sa penalty. Kapag ang penalty ay less than 1 year, o so maaaring dumaan ito sa barangay. Kasi pag dinerecho nyo doon sa court, maaaring madismiss lang kasi hindi kayo sumunod sa proseso. At sa fine naman, sa mga fine issue na ang amount ay less than 5K. So kailangan dumaan yan sa barangay. Okay? So maraming kaso na dapat halos lahat maliliit na kaso ay dapat dadaan sa barangay. Okay? Yun po ang power ng barangay. Ang purpose mo niyan, para yung maliliit na issue ay pag-ayusin na ng barangay. Hindi na makarating doon sa court. Kasi, kung ngayon nga, eh, napakadami na po ng kaso na inaayos ng court, dadagdagan pa ng maliliit lamang na issue, so, hindi na magiging effective yung court natin. Kaya po itinayo yung barangay lupon. Ayun po ah. Susunod naman nating video sa mga may pagkakataon tayo ay itatakil natin yung mga kasong hindi na kailangan tumaan sa barangay. Okay? So yun po yung issue sa barangay. Maraming
automatic, logically, kung mabigat yung kaso, automatic, hindi dadadaan sa barangay yan, sa court na yan. Okay? So, maraming salamat po. My name is Police Coach. Sana'y nasa mabuti kayong balagay sa panahon ngayon. Thank you for watching. See you again in my next video. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay andito sa YouTube. Thank you for watching.